Hello mga idol, kumusta po kayong lahat dyan? At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Anyway, since maraming nagtatanong sa akin kung paano nga ba ako nakapunta dito sa Canada, for today's video, I'll gonna share with you guys kung sino nga ba yung tumulong sa akin makapunta dito sa Canada. But before anything else, I would like to take this opportunity, of course, to thank the agency who process my papers, which is the Immigration Depot. So, Sir Amer, thank you so much and to your team for the fast process of my applications. And I know that thank you is not enough for making our dreams come true. And sana marami pa kayong matulungan. And of course, kay Madam Cathy at kay Sir Aaron na naging tulay, isa sa naging tulay makapunta ako dito sa Canada, maraming salamat po. Doon sa mga taong tumulong sa akin financially, maraming salamat. God bless you all, mga Lodi. And of course, to our family, thank you so much for the undying support. And kay Papa God, maraming salamat sa pag-guide araw-araw at sa pagmamahal. So, ayun mga idol, before we will proceed this video, I would like you to watch this short video first. Hi, my name is Amir. Hi, my name is Alan. We're the directors of the Immigration Depot. At the Immigration Depot, we offer the best quality of immigration service at the lowest price. We offer personal attention given to each and every file, from highly qualified professionals that offer extensive experience and knowledge of the Canadian immigration system to you, our clients. Our highly motivated, qualified professional consultants will take care of all the necessary steps that are required to obtain fast and reliable results on all your immigration-related matters. When maneuvering through the Canadian immigration system, it is essential that you have a professional who is knowledgeable and able to represent you and give you the experienced advice to ensure a successful process. We specialize in all forms of immigration-related application and processes, and we give our clients the Immigration Depot advantage. So give us a call today and inquire how you can make your dream of coming to Canada a reality. We specialize in all forms of immigration services, and we are here to assist you. Yun nga mga Lodi, no? Last July 2021, nag-send po ako ng CV kay Sir Amer. And then, a few minutes after, nag-reply po sila. And then, kasama na yung retainer. Ang sabi doon sa reply nila is, qualified naman din ako doon sa ina-applyan kong position. And then, doon sa retainer nakalagay doon kung magkano yung bayad. And yung process, like steps by steps. Then, after noon, so, nag-reply ako na hindi pa ako makakapagbayad sa ngayon on the spot kasi wala pa kaming sahod nun. So, nakapagbayad ako ng first payment by first week of August. Then, after nun, nung nagbayad na ako, nag-start na ako magbayad, nag-start na din yung process. Pinakuha nila agad ako ng IELTS. So, yung una kong ginawa is yung IELTS nga. And then, nag-review ako, hindi na ako nag-aral doon sa training center. Nag-review lang ako doon sa YouTube. YouTube lang ako, lahat andun meron doon sa mga YouTube. Click nyo lang doon about IELTS, reading, speaking, listening, and writing. Then after noon, siguro hindi umabot, siguro mga 15 days. Hindi ako masyado nag-review nung mga unang araw. So, nung malapit na ako mag-exam, doon na ako nag-review. Nag-exam ako by September 4, 2021. Then, nakuha ko yung result by September 17, 2021.
Then after noon, sinin ko agad yung results sa kanila. Ang sabi nila is excellent naman daw yung score ko. Hindi naman gaano siya mababa, pero mataas naman din doon sa hinihingi nilang result. So, ayun. And then by September 17, pinasa ko na yung result. And then by October 4, nag-email po si Sir Amer na approve na daw yung ng government yung applications ko. Then by October 8, nag-send na po sila ng requirements. So, pre-nasis ko na yung mga requirements ko, pati yung forms na pinilapan din. After nun, pagkatapos mo nun, so, send mo yon as soon as possible para makapag-process na agad sila ng next process. Then, by October 30, nag-email po si Sir Amer na meron na daw akong employer, which is good news. And then, meron na din siyang approval letter. By November 4, sinubmit na nga yung application ko dun sa government ng Saskatchewan. Then by November 13, nakareceive ulit ako ng another email kay Sir Amer, seeing na yung application ko is approved na ng Saskatchewan. Yung nomination letter is na-receive na po namin, which is good news, sobrang bilis. Wala pang 2 weeks na-receive ko na agad yung nomination ko. And then, pagkatapos nun, as November then December, wala pong other update. So nag-email po ako siguro mga twice. Nagre-reply naman din po sila kagad. So yun yung maganda kasi pag nag-email ka, magre-reply agad sila. May update man o wala, so magre-reply yung consultant. Then wala pa din hanggang January, wala pa din. By February, ang sabi ni February 21, nag-email po yung, hindi si Sir Amer, yung team nila, si Sir Garrett, nag-email po si Sir Garrett na pinasa na daw yung files ko, which is to the Government of Canada na. So, pinasa na yung files ko, and then few minutes after, na-receive ko na po yung biometric letter request. So, ayun. Hindi ako nakapag biometric agad kasi nga may pasok ako at wala akong time kasi busy kami noon. Dalawa lang kami manager nung time na yun. So nakapag-schedule ako ng biometric by February 28. Then after noon, in-email ko na agad yung receipt doon sa in-email ko na agad yung receipt kay Sir Garrett saying natapos na ako mag-biometric. And then after ng biometric ko, nag-antay ako, tinanong ko si Sir Garrett kung mga ilang buwan. Sabi niya 6, since under pandemic pa nga tayo, may COVID pa nung time na yun, is sabi niya 6 months or more. So nag-antay ako siguro February, January, February, March, April, May, June, July, August, September. So by that month, nag-email ako, nagpa-follow up ako ng update, which is wala pa din. So at least nag-email ako kasi gusto kong malaman, kasi nga para malaman ko din kung kailan ako magre-resign. Then sa wakas, by September 15, nag-email po si Sir Garrett for PPR request. So the time na na-receive ko na yung passport ko galing sa office namin, binigay ko na agad siya sa Visa Application Center. And then, ang sabi nila is within 7 to 10 working days, marireceive ko na yung passport ko ulit. So, guys, make sure lang na pag nag-send kayo ng passport nyo doon sa Visa Application Center, make sure lang na yung linagay nyong email address is correct at yung contact number nyo. Kasi doon sila mag-a-update, mag-send sila ng update nyo either doon sa email nyo or sa contact number nyo na kung saan nabanda yung passport nyo, and then kung nakabalik na ba doon sa location nyo. So, ayun guys, by September 28, na-receive ko na yung passport ko with Visa stamp ng Canada. Ayun. So, and then,
dapat by October andito na ako sa Canada. Pero hindi nangyari yun kasi hindi ako nakaalis agad kasi kailangan ko magbigay ng resignation ng 3 months. Kasi yun yung policy ng company namin. Sorry. And then, nung na-receive ko yung passport ko, September 28, by September 13, nag-resign po ako doon sa company namin. So, nag-run siya ng 3 months, September 30, October, November, and December. December 31 is my last day. And then, umalis ako ng Kuwait by January 29 kasi nag-antay pa ako ng indemnity ko. And then, dumating din ako dito sa Saskatchewan is January 29 ng gabi kasi advance yung Kuwait ng 14 hours dito sa Saskatchewan time. And then, yun yung journey ng application ko. Umabot lang siya at suma total kung tutuusin is umabot lang siya ng 13 months. So, 1 year and 1 month. So, ganun lang kabilis guys mag-process yung immigration department. Pero, depende po siya kung depende po yung timeline nyo guys kasi hindi tayo pare-pareho. Yung iba, mabilis. Yung iba din is mabagal. Minsan umaabot ng 2 years kasi may mga kasamahan ako. Or may mga kakilala ako na yung application nila is umabot ng 2 years. Then, from the biometric pa lang, bago dumating yung PPR nila is umabot na sila ng isang taon or more than. Kasi nga, pandemic nung time na yan. So, ngayon guys, baka mabilis na din kasi nga wala ng COVID. And then, yun. So, kung kailangan nyo ng tulong, kung kailangan nyo ng consultant, so, ano pa, inaantay nyo. So, immigration day po is legit na legit. So, tutulungan po kayo and I'm sure na you are in good hands, guys. And, nga pala, ilalagay ko sa description below yung email address ng Immigration Depot and then yung Facebook page nila para makita nyo po yung mga reviews and yung page nila. And then kung may mga tanong po kayo sa akin, pwede nyo po akong i-private message. Ilalagay ko din po sa description below yung Facebook page ko po. And then, yun guys. Dun sa mga nag-aantay pa, tiwala lang po at darating din yun, mga idol. So, trust and pray lang po kay Lord at ibibigay din niya yan sa inyong lahat, sa ating lahat. And nga pala, bago tayo mag-tapos, gusto ko lang i-shoutout yung mga idol natin dyan. And lalo na si Miss Marian. Hello kay Marian Kapalad and from Philippines and kay Anna Jean from Kuwait. So, yun guys. Maraming salamat. And guys, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel, please don't forget to subscribe, to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong pages namin. See you guys.